example, Doc? Ang isa sa pinaka-example na talagang palagi nangyayari, yung crab mentality. Alam mo na yon, yun ng parang ayaw ng iba na talagang nakakaangat ka. May mga pagkakataon din na yung ibang tao ayaw na yung pag sinabi ganito na yumaman yan eh. Ay hindi, yumaman yan sa masamang paraan. Alam mo yan, never silang gagawa ng, na, never nila sasabihin na talagang nakaangat siya dahil sariling sikap. And then definitely, you're pressured. Lalo na pag sasabihin, uy, 35 years old ka na, hindi ka ba nag-aasawa? Parang, bakit? Pero bang pamatay na kailangan 30, mag-aasawa ka na, ganun. Okay. Eto nga, Doc, magbabanggit kami ng mga ilang Pinoy toxic culture traits. Tapos raise your hand like this, or pa-X, kung agree kayo na toxic ito or kapag na-experience yun na. So, pag ganito daw ang ating i-gagawin. Yan. Okay. 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 Yan. Okay. So, here's the first one. First, yung Pinoy mentality na dapat mag-anak para may bumuhay sa'yo pagtanda mo. Toxic yan. Hindi yung dahilan okay. Dapat kaya ka magkakaanak, Mars. Oo. Kung hindi, padamihan na yan, Mars! Hindi naman tama, di ba? Yeah. I mean, you have your children kasi you want to have a family, but hindi naman sila obligated na alagaan ka because meron silang sarili nilang buhay after all. Ikaw, Mars Gladys. Pero meron pa rin kasi tayong yung sa Filipino traits, yung kahit na wala na sa poder natin yung mga magulang natin, talagang tinutulungan pa rin natin. Pero iba kasi yung uobligahin ka. So toxic yun. Doc Camille, ito kasi parang I remember nung before, nung panahon dati, parang ito talaga yung nagiging kalakaran ng Filipino culture na yung anak mo, pag-aaralin mo, pag nakapag-graduate na, siya naman ngayon ang magtatrabaho para sa pamilya mo. So I wonder, Doc Camille, is it still the same? Is the case still the same up to today? O medyo nabawasan na ba? At nag-iba na ba ang thinking ng mga parents ngayon pagdating sa pag-aanak at sa pag-oobliga ng mga anak na buhayin sila? Okay, may mga tendency na talagang sasabihin natin ang mga magulang ngayon, sasabihin, alam mo, nung panahon namin, palaging sasabihin yan, alam mo, nung panahon namin, ang mga bata talagang binibigyan ng responsibilidad, kaya ganun. So, it's either hindi na talaga siya sabihin natin nangyayari, pero yung pag-guilty na ginagawa ng mga magulang na sasabihin sa inyo na, uy, alam mo, nung bata ako talagang, ano, kaya nga ako pinag-aral dahil kasi sabi, papag-aralin ko yung mga kapatid ko. Tapos ngayon, kung hindi ko mamapag-aral yan, sasabihin nilang ganun kahit papaano o tutulungan mo kami. And then kung sakasakali yung mga hindi nakapag-asawa, sasabihin na kayong bahala kay nanay ha, kumisan napapasa siya. Okay. O ito naman, next toxic trait, Mars. Pag OFW ka, ang tingin agad sa'yo, mayaman at tuwing uuwi ka, dapat may balikbayan box ng pasalubong. Yeah. Anong tip nyo dito? Toxic yan. Ayaw natin yan. Toxic yan. Oo. Mars Gladys, Mars Jackie Lou, kayo ba na-experience nyo ba to? Or do you know anyone na ganito yung problema? Kasi minsan nababalitaan ko parang yung minsan excited silang umuwi. But sometimes they feel like, naku, eto na naman, ang dami na namang hihingin sa akin na kung ano-ano, pasok ba sa budget and so on. So, go Mars! Parang iisipin mo, di ba, hindi ka pa nakaka-uwi, tas mababalitaan nila. Lalo ngayon, di ba, ang mga friends mo nasa Facebook, alam nila nasa abroad ka. Yung nagme-message na yung size 7 ako ha, size 8, ay patago, ganyan. Yung parang obligado kung bilihin yung pasalubong mo. Eh, bago nga ako umalis na hindi mo nga ako kinakamusta. Parang ganun. Yeah! Alam mo, gusto kong itanong yan. Mars Jackie Lou, what do you think? Not that it's happened to me, but I know of a lot na yung parang it's an obligation. Parang hindi nila iniisip, okay, uuwi yung kamag-anak mo. Siguro nga, mas malaki yung kita nila doon. Pero meron din silang sarili nilang pamilya at sariling gastusin. Or you also have to think na siguro gusto naman mag-ipon nun, hindi naman siguro
puro gastos. Lahat ay ibibigay sa'yo. Oo. Dapat ang mentality is, okay, uuwi itong kamag-anak or kaibigan mo. Kung ano yung ibigay sa'yo, tanggapin mo na lang. But don't, parang huwag mo silang obliganin. Kasi kawawa naman sila, mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Exactly. So lalo kami din, nag-a-abroad kami, hindi naman kami doon nagpasarap eh. Nagtrabaho kami para ano, bilihin namin pasalubong. Totoo naman, totoo naman. Doc Camille, ano ba talaga ang pasalubong? Ang pasalubong ba ay mandatory tuwing bumabiyahe o ito ay dapat ba kung kailan mo lang gusto o kung may budget lang? Okay. Unang-una na nakakalungkot kasi sana kung sa OFW lang nangyayari yan eh. Kung minsan nag-vacation ka nga lang doon, uy, pasalubong ha, automatic yun eh. Yes! Yeah, and then, you know, what is so difficult also, pagdating sa ganyan, no, may pasalubong ka na at yung magkikipadala. Actually, doon naman yung mahirap, yung maraming nakikipadala. Yan, so toxic po yan, diba? Toxic talaga. Oh.